Alam mo ba kung saan ang pinakamapanganib na lugar sa buong mundo? Ito ay ang isla ng North Sentinel Island. Halina't samahan mo akong tuklasin ang lugar na ito at alamin natin kung ano ang itinatago o nakatago sa islang ito. Ang North Sentinel Island ay isa lamang sa maraming isla ng Indian Ocean na mayroong sukat na 60 square kilometer o 20 square miles. Ngunit ang islang ito ay pinagbabawal na puntahan ng kahit sino man, mapaturista o mga sayantipiko. Bakit naman kaya ipinagbabawal ang pagpasok sa islang ito? Ito ay hindi dahil sa makamandag na gagamba at ahas o anumang hayop na mapanganib na naninirahan dito, kung hindi dahil sa mga pambihirang tao na nakatira rito na tinatawag nilang sentinelis. Kaya naman ang mga sayantipiko ay pawang espekulasyon lamang ang kaninang nakukuhang datos tungkol sa kanila. Kahit sa satellite image ng isla ay bigo pa rin ang mga sayantipiko na pag-aralan ng kanilang pamumuhay. Dahil kung pagmamasdan mo ito sa itaas ay pawang mga puno lamang ang iyong makikita. Kaya maraming teorya ang nabubuo ng mga sayantipiko tungkol sa islang ito. Tulad na lamang na maaari di umanong maraming nakatago ditong kakaibang bagay o nilalang. Isa sa mga hinala nila na nakatago sa islang ito ay mga buhay na dinosaur o may sibilisasyon ng alien sa mismong isla. At maaari din di umano na dito matatagpuan ang underground city ng Atlantis. Ayon sa mga scientists, higit 60,000 years nang namumuhay ang mga sentinelis nang wala man lang komunikasyon sa labas ng isla. At magpasa hanggang ngayon ay namumuhay pa rin sila nang walang kahit anong tulong mula sa ibang tao. Kaya malamang ay marami silang hindi alam tungkol sa modernong mundo na ating ginagalawan. Ayon sa mga researcher na patuloy pa rin nag-aaral sa pisikal o pangangatawan ng sentinelis, ay nag-a-average di umano ang kanilang laki sa 165 cm or 5 feet and 5 inches. At may maitim na reflection o balat. At dahil sa pagiging hunter ng mga ito, ay natural na sa kanila ang pagiging maliksi. Ang gamit nila sa kanilang pangangaso ay mga pana at sibat na kanila ring pangunahing sandata. Isa rin sa pinagkukunan nila ng pagkain ay ang karagatan, kung saan sila nakakahuli ng mga isda, alimango o anumang lamang dagat. Ngunit pagdating sa agrikultura ay hindi sila ganun kabihasa tulad ng paghahalaman o pagtatanim ng mga gulay. Ang kanilang pangunahing tirahan ay maliliit na kubo at ang kanilang lingwahe ay sa pamamagitan ng pagsayaw at salita na sila lamang ang nakakaintindi. Limitado lamang ang datos na nakakalap ng mga scientists tungkol sa kanila, sa kadahilan ng mapanganib para sa mga sayantipiko ang pagpunta sa islang ito. Isa sa mga nangangalaga ng kanilang isla ay ang pamahalaan ng India na siyang nakakasakop dito. Sinisikap ng India na walang makapasok sa North Sentinel Island dahil ayaw nilang magambala ang mga ito at pinipreserba nila ang pagiging isolate ng isla. Isa rin sa mga dahilan nila kaya ayaw nila itong may makasalamuha dahil na rin sa kanilang kalusugan. Paniniwala ng mga scientists ay mahina di umano ang immunity ng mga sentinelis pagdating sa pangkaraniwang sakit tulad ng ubo at sipon. Dahil nga hindi sanay ang katawan nito sa anumang sakit na maaaring makuha sa labas ng isla. Ang patunay dito ay nangyari noong 19th century. Pinag-aralan ng isang British officer na si Maurice Bidal Portman ang pamumuhay ng mga sentinelis. Ngunit ang pamamaraan na ginawa niya ay hindi makatao. Si Portman ay nagtungo sa North Sentinel Island at kinidnap niya ang 6 na sentinelis. 4 dito ay kabataan at ang 2 ay may edad na. Dinala niya ito sa pinakamalapit na syudad. Hindi nagtagal ay nagkasakit ang 6 na sentinelis at ang 2 na pinakamatanda ay namatay dahil sa sakit. At ang 4 na natirang may sakit ay binalik niya sa isla. Sa kabutihang palad ay hindi nahawa ang mga kasamahan nila at hindi kumalat ang sakit sa isla. At nakasurvive sila sa hindi makataong experiment ni Portman.
At para hindi na maulit ang ganoong pangyayari, ay mahigpit ang ginagawang pagbabantay ng mga Indian patrol boat sa islang ito. Pinapanatili nila ang anumang sasakyang pandagat sa layong 9 kilometers o 5 nautical miles dahil ang turing nila sa islang ito ay natatanging yaman. Ang mga sentinelis ay natural na agresibo hindi lamang sa panghuhuli ng hayop, kundi na rin sa pagbabantay ng kanilang isla dahil sila mismo ay ayaw nilang pasukin sila ng sinumang dayuhan. Sinasalubong lang naman nila ng pana at sibat kapag naramdaman nilang sila'y nasa panganib. Noong 2004, matapos ang isang malakas na lindol sa Indian Ocean na kumitil ng 200,000 katao, ay nagpadalagad ng helicopter ang Indian government upang alamin ang sitwasyon ng North Sentinel Island. Sa kabutihang palad ay nakasurvive ang mga ito sa tiyak na kapahamakan. Maraming nagtatanong kung paano nila ito nalampasan, ngunit walang nakakaalam ng sagot. At sa pagbisita ng helicopter sa kanilang isla, ay tila ba ipinakita ng mga sentinelis na nasa maayos silang kalagayan dahil pinaulanan nila ito ng pana. Noong January 27, 2006, sa kabila ng mahigpit na pagbabawal sa pagtungo sa North Sentinel Island, ay marami pa ring nagtatangka na lumapit dito, tulad na lamang ng mga manging isda na illegal na nakapasok sa isla. Kahit na binalahan sila ng mga patrol, ay nagpumilit pa rin ang mga ito at umalpas. At makalipas ang ilang araw, ay hindi na nakabalik o nakalabas ang mga manging isda mula sa isla. Sinubukang kuhanin ng rescue team ng India ang mga labi ng mga manging isda, ngunit nabigo ang mga ito dahil pinaulanan sila ng sibat at pana. Isang insidente rin ang naitala noong 2018. Nagtangka ang isang missionary na si John Allen Chow na magtungo sa North Sentinel Island. Kasama niya ang 2 manging isda na binayaran niya ng $30,000 upang ihatid siya sa isla. Tulad ng inaasahan, si Chow ay nasawi at hindi nagtagumpay sa kanyang layunin. At ang 2 manging isda na naghatid sa kanya ay nakulong. Magpasa hanggang ngayon ay wala pa ring malinaw na pag-aaral tungkol sa North Sentinel Island. Pawang espekulasyon lamang ang bawat datos na nakakalap ng mga scientists. Wala talagang nakakaalam kung ano ang itinatago ng tribong ito at kung ano ang mayroon sa kaibuturan ng islang ito. Kung nagustuhan mo ang ating kwentuhan, maaari ba akong makahingi ng like at mag-subscribe ka na rin sa aking channel? Kalimbangin mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod pa nating video na i-upload. Maraming salamat at lagi mong tatandaan na sa bawat misteryo ay may nakatagong kwento.